Kamusta, G? It's the boss, Josh A. Wolf, and you're now tuned in with Alpha Wolf Mentality PH. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang katanungan mula sa isa sa mga GNL. At ang tanong na ito ay tungkol sa red pill at sa MGTOW. Kasi ngayon, itong tao na ito ay naku-confuse tungkol sa dalawang bagay na ito. Siya ay, sa mga oras na ito, ay naguguluhan kung dapat daw ba talagang mag-MGTOW ang isang lalaki para masabing may alam siya sa red pill. Okay, kumbaga, para maituring kang isang red piller, okay, kailangan MGTOW ka. So kung hindi ka MGTOW, hindi ka tunay na red pill. Yun yung pagkakaintindi niya ngayon. Kumbaga, naku-confuse siya. Okay? Na yung bagay na yan ay isang malaking mali. Bakit? Napakasimple lang, G. G, ang red pill ay isang filosofiya. Ang red pill ay isang ideology. Meaning, kung may alam ka sa red pill, ibig sabihin nun, alam mo na ang katotohanan. Alam mo na yung female nature, alam mo na yung biological evolution o yung nature sa biological evolution, alam mo na yung mga tungkol sa pagkontrol ng mga oligarch o ng feminism sa society, okay? Kumbaga, aware ka na sa truth, okay? Dahil kapag sinabi mo naman blue pill, ibig sabihin nun, kontrolado ka pa ng society. Ibig sabihin, namumuhay ka pa rin sa fake world o sa kasinungalingan. Diba? Parang yun sa movie nga ng The Matrix, diba? Na pinapili ni Morpheus si Neo kung ititake niya ba yung red pill para malaman niya na yung katotohanan o ititake niya pa din yung blue pill at mamumuhay pa rin siya sa kasinungalingan. So, ibig sabihin niyan, hindi kailangan na maging MGTOW ka para lang maituring na isa kang red pill. Okay? Dahil kahit na isa kang rapper o isa kang pimp o isa kang sabihin na nating tao na ang pinili mo ay magkaroon ng alpha male lifestyle katulad ko, then pwede ka pa rin maituring na isang red pill man. Kasi nga, may awareness ka na sa truth. Kumbaga, para siyang isang religion na sabihin na lang nating katulad ng Kristyanismo o ng Katolisismo o Katolisism, okay? Na alam mo kung ano yung katotohanan tungkol sa religion na yon o may knowledge ka na tungkol sa religion na yon, tapos ikaw na ang bahala kung paano mo gagamitin ang paniniwala na ito. Kumbaga, preference mo lang ang pagiging MGTOW. Parang si Bugoy na Koy-Koy, MGTOW ba siya? Hindi naman. Pero lahat tayo alam natin na red pill aware siya. Kasi nga, aware siya sa truth. Na sa tingin ko, si Bugoy ay ang reason kung bakit siya na red pill ay dahil katulad din sa mga rason na meron tayo na, yun nga, dahil nagkaroon tayo ng failure o kaya nakita natin kung ano ang female nature, okay? Na instead na gayahin niya yung mga MGTOW na talikuran ang mga kababaihan, ang ginawa niya ay kumuha pa nga siya ng tatlong babae, okay? Pero, kung makikita ninyo, still, successful pa din siya, di ba? Sa karir niya. Hindi pa rin siya yung sabihin na nating walang narating. Well, may mga bagay na pagkakaiba kaming dalawa, okay? Pero I cannot, you know, blame him sa paniniwala niya dahil yun yung red pill niya. Okay? Kumbaga, politika, okay? Yun yung politics niya. Yun yung buhay na pinili niya. Yun yung lifestyle na gusto niya. Pero red pill siya. Okay? Yung mga MGTOW naman, sila naman, yun naman ang pinili nila. Tumalikod sa mga kababaihan. Pagkatapos nilang masaktan. Pagkatapos silang mabasted o pagkatapos silang lokohin ng mga babae o asawa nila o pagkatapos nilang
ma-reject sa mga kinilala nilang babae na bad hurt sila. Naging emotional sila. At nasabi nila sa sarili nila na they had enough. We are now just walking away. Or we are now walking away from women. At hayaan na lang na kumbaga ay solusyonan ng problema yung sarili niya. Kumbaga, hayaan yung problema na yon na ayusin yung sarili niya. Okay? Yun yung sagot ng mga MGTOW na talikuran na natin ang mga kababaihan o yung problema sa society, tapos hayaan natin na yung issue mismo ang maging solusyon dun sa mismong issue na yon. Dahil hindi naman worth it. Bagay na tama din naman na talaga namang hindi ganun ka worth it ang mga kababaihan, dahil gaya nga na sinasabi ko sa inyo palagi, ang kaya lang naman talagang ibigay sa atin ng babae ay sex. Well, alam ko na domestic comfort is also important, o meron din tayo makukuha ang domestic comfort, pero yung pagluluto, yung pag sabihin na nating pag-aasikaso sa'yo, lahat ng bagay na yan kaya mong gawin yan eh. Kaya mong gawin yan sa sarili mo, except lang sa sex, kasi meron nga sila nung vagina na yon. Bagay na, ako, para sa akin, since red pill aware din ako, naiintindihan ko na sa mga oras na ito, since aware na nga ako, o sabihin na nating alam ko na ang female nature, o alam ko na ang katotohanan, para sa akin, instead na talikuran ko, bakit hindi ko na lang laruin? Okay? Laruin yung game. Dahil nga, aware na ako. So instead na magngangawa ko o mag-hate ako sa babae o i-bash ko sila o i-shaming tactics ko sila, katulad ng ginagawa ng mga MGTOW, ang nakikita akong dapat gawin o pinapaniwalaan ko, na pinapaniwalaan din ng mga content creator sa Amerika, ay laruin na lang yung game. Kumbaga, well, we cannot change them sa kung ano sila. Hypergamous na sila. Talagang target nila yung mga resources natin. Talagang gusto nila yung emosyon lang na makukuha sa atin. Talagang hindi nila tayo kayang mahalin bilang lalaki. Talagang sabihin na nating cutthroat sila pagdating sa pag-iwan sa mga kalalakihan. Okay? Talagang, you know, ganyan na sila. So, there's no reason for us to hate them. Well, kung mapapansin ninyo o makikita ninyo sa ibang mga content ko o sa mga ibang mga post ko, na karamihan doon ay inuulan ng mga batikos sa Facebook o sa ibang social media platform, ginagawa ko rin yung sabihin na nating pagkikriticize sa mga kababaihan. Okay? Well, the only reason why I did that ay dahil lang naman para sabihin na nating makapag-create ng awareness sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Matter of fact, most of it ay mga response ko lang sa mga kababaihan na nang kikriticize sa aking mga paniniwala, na of course galing sa aking red pill knowledge, na of course kailangan mo lang naman itong, o kaya ko lang naman ginawa yon, ay parang ipagtanggol yung pinaniniwalaan ko na tama, kahit na libo-libo pa yung nag-hate, kahit na libo-libo pa yung mga hindi naniniwala dito. Dahil syempre, kung tunay kang lalaki o isa kang tunay na alpha male, dapat merong kang paninindigan. I have no intentions of you know, bashing women or sabihin na nating shaming women or kung ano man yung iniisip ng mga ibang kababaihan, lalo na ng feminism. Okay? Dahil ang tunay na rason lang kung ba't ko ginagawa yon, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, gusto kong maintindihan ng mga Pilipino, dahil nga hindi pa aware ang mga Pinoy sa bagay na ito, kung ano ang katotohanan. Kaya sinasabi ko yon. Pero ang mga MGTOW, sila, galit sila sa babae. They don't like women anymore.
Well, some of them, naniniwala ako, na malalawak ang utak dahil hindi naman porque sinabi mong MGTOW o parte sila ng MGTOW community ay sabihin na nating pare-pareho na kaagad sila. Kumbaga, hindi natin na pwedeng i-generalize lahat ng MGTOW na ganun sila dahil ako man mismo ay may mga follower na MGTOW, may mga friends ako na MGTOW na most of them are from other countries or mga foreigner, okay, or Americans, okay, na naiintindihan pa rin nila yung tamang dapat gawin. But it's just that ang napili nila ay maging MGTOW. Pero never mo silang makikitang mag-hate sa babae, never mo silang makikitang mambash ng babae, o never mong maririnig sa kanila na sinisisi nila ang mga kababaihan sa nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. Tandaan nyo to, mas nakakatakot o nakakabahala ang mga weak men sa society kesa sa mga babaeng strong ang personality. Dahil ang babae, kung talagang tunay kang lalaki, ma-handle mo yan. Mapapasunod mo yan. Kahit na sabihin pa natin na brainwash sila o iba na yung ugali nila o parang sobrang evil na nung mga pinaggagawa nila. Kung ikaw ay isang strong man, kung ikaw ang alpha male niya, kung ikaw ang leader niya, kung marunong kang mag-handle ng babae, yung babae susunod sa'yo. Sasubmit siya. Babalik siya sa natural state niya, which is yung pagiging feminine niya. Right? Dahil kaya lang naman sila ganyan ngayon na parang mga lalaki nga ay dahil nasa masculine state nila sila. Na ang reason kung ba't sila nagiging masculine ay dahil sa karamihan ng mga kalalakihan na nagiging feminine. Katulad nga ng karamihan sa mga MGTOW na nagiging emotional na sila. Okay? Nakakalimutan na nila na yung mga natutunan nila sa red pill ay yung truth. Yun yung nature. So, bakit ka magagalit? For example, kung sakali ba na kagatin ka ng isang leon, pepersonalin mo ba ito? Magtatanim ka ba ng sama ng loob sa isang leon na ang nature niya ay mangagat? So, ganun din sa kababaihan. So, kung madali silang malinlang, dahil nga nalinlang sila ng feminism, o madali silang sabihin na nating mauto ng society at naging ganyan na nga yung mga ugali nila o yun yung resulta ng mga nagawa sa kanila ng mga tao na iyon o ng mga institution na ito, then hindi mo sila pwedeng i-blame kasi alam mong emotional sila. Alam mong utu-utu sila. Alam mong ganun na sila. They are after your or ang talagang gusto nila ay yung resources mo, yung emosyon na makukuha niya sa'yo, yung saya na makukuha niya sa'yo. Hindi ka niya kayang mahalin bilang ikaw o bilang lalaki. Right? So, ganun sila. Kumbaga, hindi mo kayang palitan yon, hindi mo na kayang baguhin yon. Ang tanging kaya mo lang gawin ay tanggapin ang nature. Pero sa MGTOW community, iba ang mentality nila doon. Para sa kanila, since nasaktan sila, since naloko sila, since hindi sila marunong sa babae, kahit na may red pill knowledge pa sila or aware pa sila sa female nature, ang sagot nila sa mga nangyari sa kanila sa nakaraan ay ang mag-hate, mang-bash, mang-shame, diba? Mamahiya na kaugalian ng isang babae. Meaning, mas maraming feminine ang ugali sa MGTOW. Kaya kung makikita ninyo, ang mga tinuturo sa MGTOW ay kung bakit dapat mong kamuhian ang mga kababaihan.
Hindi katulad natin na alam natin kung ano sila, pero pinagtatawanan lang natin ito. Instead, nilalamangan pa nga natin. Kasi tandaan nyo mga G, ang isang lalaki na marunong sa babae, walang rason para magalit siya sa babae kasi nai-enjoy niya ang mga ito. Pero ang isang lalaki na walang alam sa babae, laging nare-reject, laging naiiwanan, hindi makakuha ng babae o hindi makatikim ng sex, yung mga yan, syempre magagalit talaga sila. Natural yun. Parang sabihin nating sa eskwelahan, di ba? Kung palaging mataas ang grado mo sa isang subject o sa subject na yon, syempre hindi ka maaasar sa subject na yon kasi gamay mo yung subject na yun eh, di ba? Magaling ka dun sa subject na yun eh, di ba? Pero kung lagi kang bagsak sa subject na yun at hirap na hirap ka, natural makakapag-create ka ng hate. Magagalit ka talaga. Yan ang karamihan sa mga MGTOW. Galit sila sa babae. Kung tingin niyo na hindi accurate itong mga sinasabi ko, panoorin ninyo yung link na ilalagay ko dyan sa my comment section para makita ninyo o mas maintindihan ninyo na sa Amerika, ang mga tao doon, lalo na yung mga red pill content creator doon, naiintindihan nila yung pagkakaiba ng red pill at ng MGTOW. Okay? At bakit hindi healthy yung mga ibang paniniwala ng MGTOW. Kasi ako dati, ikinig din naman ako sa mga MGTOW content creators or mga sabihin na nating babasa din ako na mga posts o mga bagay na tungkol sa MGTOW. Pero nung lumalim ng lumalim yung pagkakaintindi ko o yung knowledge ko sa red pill, unti-unti akong lumayo sa MGTOW. Kasi ang MGTOW, dadaanan mo lang yan once matuto ka sa red pill. Or kung yan yung pipiliin mo, magdadaan ka dyan. Pero kung di yan yung pipiliin mo, then hindi ka na magdadaan sa MGTOW. Okay? Dahil, mga G, gaya ng sinabi ko kanina, ang red pill ay ideology. Ito ay isang pilosopiya. Okay? Na parang religion nga. Kumbaga, kung may alam ka sa religion mo o sa Islam o sa sabihin na nating sa Catholicism nga, okay, may alam ka dyan, bahala ka na kung paano ka mamumuhay. Pwede kang maging doktor, pwede kang mamuhay bilang pulis, pwede kang mamuhay bilang isang teacher, pwede kang mamuhay bilang isang rapper, di ba? Parang si Bugoy, di ba? Na, aware lang siya sa red pill. Hindi mo naman kailangan na sabihin natin na ituring yung sarili mo na porque may alam ka sa red pill ay kailangan maging hardcore ka na kaagad doon. Ikulong mo yung sarili mo doon lang sa loob ng pilosopiya na yun. Okay? Pero yun nga, marami na ako confused. Katulad ng isa sa mga GNL natin na nagtanong ng question na ito, okay? Na ang akala niya, para maituring kang isang legit o may alam sa red pill, kailangan mag-MGTOW ka. Okay? Hindi yan totoo. Okay? Ang MGTOW, puro reklamo. Ang MGTOW, puro ngawa. Ang MGTOW, puro hate. Okay? Kailan nyo, kayo na mismo mag-judge. Okay? Hindi ko kasi kailangan gawin na ipilit sa utak ninyo na paniwalaan ako. I'm done with that. I have an abundance mindset na nagda-drive sa akin para hindi mamilit sa tao na paniwalaan ako. Hindi ganun ang game ko. Okay? Nagbibigay ako ng awareness pero hindi ako lumuluhod o nagmamakaawa na piliin ninyo ako. Kung ayaw ninyong maniwala dito sa bagay na ito, walang problema sa akin. Go ahead, buhay niyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante alam niyo na yung red pill. Yun lang naman ang gusto ko. Kaya nga, diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, naniniwala ako na someday mas magiging magaling pa kayo sa akin. Kasi nga, ngayon pa lang, alam niyo na yung mga bagay na ito. Diba? Depende na lang yan sa kung anong pipiliin mong landas. Diba? Kung paano mo gagamitin yung red pill knowledge mo. Okay? Pero hindi ibig sabihin na porque red pill ka, kailangan mag-MGTOW ka. Hindi totoo yun. Dahil red pill at MGTOW ay dalawang magkaibang bagay. Okay? Na may mga, sinabi ko kanina sa inyo, nakikinig ako dati sa ibang mga
big tao. Well, actually, until now naman, meron pa rin ako mga pinapanood na MGTOW o binabasa ng mga books or sabihin nating mga post or mga tao na you know, sabihin na nating kahit papano ay inaaral ko pa din. Dahil sa mundo, hindi smart na porque makita mo na hindi perpekto ang isang tao ay hindi mo na kaagad papakinggan ito. Ang isang matalinong tao ay alam kung alin lang ang papakinggan niya at susundin niya. At alin lang din ang bagay o alin ang mga bagay na hindi niya dapat gayahin. Okay? Kumbaga, kung si President Duterte ay isang magaling na politician o magaling na leader, then kunin mo lang kung ano yung mga magaganda sa kanya. Kung ano yung mga bagay na tingin mo hindi tama, yun yung wag mong pakinggan, yun yung wag mong gayahin. Okay? Dahil sayang yung knowledge, sayang yung learning na makukuha mo sa kanya kung mag-hate ka, kung magagalit ka. Dahil baka hindi mo alam na yung mga bagay pala na yun ay ang makakatulong para mapabuti mo ang buhay mo. Again, ang red pill at ang MGTOW ay dalawang magkaibang bagay. Ang red pill ay yung religion, parang ganon. Okay, hindi ko sasabing religion natin ito. Okay, o itrato mong parang Islam o parang Catholicism ito o Buddhism ito. Okay, hindi siya ganun. Pero pwedeng parang ganun na, ang sabi nga ay parang kulto na daw. Sabi ng mga feminism, which is not true. Okay? Pero isa siyang ano kasi, filosofiya, okay? Na itong filosofiya na ito ay para sa akin at para sa karamihan ay ang katotohanan. Okay? So nasa sayo na 'yon kung paano ka mamumuhay bilang isang red pill aware na lalaki. Okay? Na again, kung kahit na hindi ko na nilabas yung mukha ko dito para lang makatuto kayo sa mga sinabi ko, okay? O sabihin na nating kahit na sobrang malumanay na ng pagsasalita ko at tinagalog ko na, okay? Ay sabihin natin na hindi nyo pa rin nakuha itong mga itinuro ko o isiner ko sa inyo, you can do your own research. Search for MGTOW groups, MGTOW post, search for MGTOW contents, search for MGTOW na sabihin na nating mga post sa social media. Tingnan nyo kung talagang totoo yung sinasabi ko. Nandoon sila sa state ng rage. Kumbaga, galit sila sa truth. Bakit ka magagalit sa truth? At saka o sabihin na natin, kahit anumang rason o kahit ano pang nasa isip mo, bakit mo namang gugustuhin na palibutan ang sarili mo sa ganong klaseng o ng mga ganong klaseng tao? Bakit kailangan mong magalit? Bakit kailangan mong mag-hit? Bakit kailangan mong mang-bash? Bakit kailangan mong mang-shame? Diba? Puro kaugalian ng mga ng babae yung ganun. Pero again, yung sinasabing lahat ng MGTOW ay ganyan. Pero makikita ninyo na ang sinasabi ko ay yung totoo. Makikita ninyo lahat ng mga sinasabi ko sa social media. Hindi ko na kailangan pang ipresenta isa-isa sa inyo. Pero di ko kayo pinipilit na maniwala sa akin o gayahin ninyo yung lifestyle ko, because this is my lifestyle. I'm just sharing it to you guys. Okay? I'm not saying na ako yung role model o ako yung ano, diba nga, gaya na sinasabi ko palagi, kupal ako, hindi ako nice guy. Hindi ako yung klase ng tao na gagawin yung magpapakabait, mamumupo, diba, magbabait-baitan sa'yo, tutropahin ka na akala mo talagang totoong-totoo na magkakilala tayo, diba. Hindi ako ganun, hindi kita paplastikin. Kung sino ako, ako ito. Kung ayaw mo sa akin, wala akong pakialam. Pero gusto ko, magtulungan tayo.
gusto ko, gawin natin ito para sa mga kalalakihan sa Pilipinas o sa buong mundo, lalong-lalo na para sa future. Kasi kung hindi natin ito gagawin ngayon, kailan? Diba? Ako, gaya ng tinatanong ko palagi sarili, kung hindi ako, sino? Eh mga duwag sila. Hindi nila kayang gawin yung mga nagagawa ko. Hindi nga sila makapagpakita ng pruweba. Hindi nga nila kayang sabihin na nating palakihin yung komunidad nila. So saan kayo papunta? Diba? Okay, sabihin natin, iba kampi pa sa feminism, iba kampi pa sa mga babae, diba? Mga content ginagawa para sa babae, diba? So kung hindi ako, sino? Eh wala namang lehitimo. Isipin nyo, madalas naku-question ang knowledge ko at ang katalinuhan ko. Hindi ko sabing gano'n ako katalino, o naku-question yung sabihin na nating mga nalalaman ko ng mga tao na sila pa mismo yung walang alam sa mga sinasabi nila. Nga G, ako ay isang scholar ng bayan. Nagtapos ako ng dahil sa sarili kong pagsisikap. May alam ako. Kung iba sa inyo ay sabihin natin hindi naniniwala dito, then wala akong magagawa. Pero dahil nga matatalino ang GNL, kadyan mga profesional, mga kilalang tao, iba kinu-coach ko pa, mga celebrity at mga politician, diba alam nyo kung sino kayo, diba? Na yeah, kung talagang bobo yung mga taong ito at hindi totoo yung sinasabi ko, then ba't kami nagkakaintindihan? Ako, nandiyan na mga negosyo ko, nakita nyo yung buhay ko, mga sakyan ko, yung mga babae ko, paano ako mamuhay, diba? Nakita ninyo lahat ng pruweba, lahat ng katotohanan na alam ko kung ano ang truth. Na alam ko kung paano magiging successful ang isang lalaki. Pero again, kung meron mang isang bagay akong siguro hindi naman pinagsisisihan, pero kung mauulit ko lang, siguro mas pipiliin kong wag na lang ipakita ang sarili ko sa internet. Dahil kung alam ko lang na kapag sinabi kong may alam ako sa red pill ako, o may alam ako sa female nature, o sabihin na natin alpha male ako, o sabihin na natin bilyonaryo ako, o sabihin na natin magaling ako sa babae, nang hindi ko naman kailangan ipakita yung mukha ko o i-share sa inyo yung identity ko, o sabihin natin magpakita ako ng pruweba, siguro nga mas okay na sa akin, mas okay na hindi ko na lang inilabas yung pagkatao ko. Ngayon, limitado yung mga kilos ko. Hindi ko magawa lahat ng gusto kong gawin. Lalabas ako. Kailangan hindi ako makita ng karamihan. Dati nakakapunta ako ng club ng ganun ka-komportable. Pero ngayon, hindi na dahil may mga hater, may mga basher na totoo lang, hindi ko naman pinagsisisihan na sa totoo lang ngayon, na-enjoy ko naman kahit ganun. Nagkaroon lang ng pagbabago dahil kaya ako naman 'to ginagawa, wala akong bakit ako sabihin natin kaya ako nagsasakripisyo, eh dahil para sa mga kalalakihan o para sa kinabukasan. Actually, hindi lang sa lalaki. Pati na din sa lahat ng tao dito sa mundo. Sama mga babae. Hindi dahil nagsisimpa ako sa kanila, kundi dahil gusto kong turuan ang mga kalalakihan kung paano mag-lead, o kung matuturuan ko ang mga kalalakihan kung paano mag-lead o maging tunay na lalaki o maging alpha male, then yung mga babae, kahit papano, unti-unti, maiaayos natin sila. Dahil nga, again, hindi ako MGTOW. I will never be MGTOW. Kung ang requirement para maging red pill ka o para maging alpha male ka ay kailangan mag-MGTOW ka, o di sige, hindi na lang ako red pill. Kahit kailan hindi ako mag-MGTOW. Do your research. Lahat ng mga sikat na o kilala na may malaking fanbase na content creator sa Amerika, mga kano, pakinggan niyo sila. At suriin niyo mabuti kung anong pinagkaiba
ng red pill at ng MGTOW. At kung bakit hindi ka dapat mag-MGTOW. Lalo na dito sa Pilipinas. Walang reason para mag-MGTOW ka sa Pilipinas. Hindi pa kasing brutal o sabihin natin kasing extreme ng sitwasyon sa West o sa Amerika ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Kaya nga di ba yung mga Amerikano mas gusto nilang mag-asawa ng Pinay kesa mga kano. Dahil nga, yung mga babae doon sobrang masculine na dahil nga sa feminism. Hindi ka tulad dito, yung mga babae dito, kung kano ka na may pera o sabihin na natin may ano ka, may magandang buhay ka o gwapo ka, di ba? O kumbaga nasa iyo yung mga gusto nila dahil nga hypergamous ang mga babae, di ba? Kung ganun ka, yung babae mo sasubmit sa'yo, asikasuhin ka, tatrato kang parang hari. Pero kung wala kang ganun, iniiwan ka talaga ng babae. Na ang madalas pa nga nangyayari sa Raffy Tulfo in Action na show, di ba? Yung mga babae, iniiwan yung mga Pinoy nila para dun sa mga foreigner. Dahil nga, nandoon yung kailangan nila. Yun yung sinasabi ko. Laruin nyo na lang yung game. Hindi mo kailangan ma-in love. Hindi mo kailangan makipagrelasyon. Hindi mo kailangan mag-asawa. Just play the game. Because men are wired to fuck. We are wired para makipag-sex, para sa evolution, para sa procreation, para sa pagpaparami. Even the church, yun ang sinasabi, kumayo kayo at magparami. So, ibig sabihin, parte yun ng biological evolution natin. Meron tayong biological need do sa bagay na yun. Pero hindi ko sinasabing magpaka-addy kayo o yun lang ang tutukan ninyo. Ang tutukan nyo pa rin is yung grind at purpose ninyo. Yung ambition nyo pa din. Pero yung babae sa gilid lang yan. I-enjoy natin yan. Again, walang lalaking magagalit sa babae kung na-enjoy niya ito. Ang isang lalaking galit sa babae, ito yung mga loser sa mga chicks. Okay? So, there's no reason for you para maging MGTOW. Matter of fact, sa States, matagal na silang tapos sa MGTOW. Okay? Marami ng mga dating MGTOW na hindi na MGTOW ngayon. Kasi tapos na sila sa rage. Okay? Tapos na sila sa red pill rage. Pero kung may mga tao na magda-doubt pa rin dito sa sinasabi ko, be my guest. Try MGTOW. Try MGTOW. Pero someday, pag tapos na yung red pill rage sa mga dibdib ninyo, pag hindi na kayo galit sa babae, o pag hindi na kayo galit sa mundo, magiging kalmado rin kayo balang araw. Lilinaw din ang utak ninyo. Tandaan nyo, when your emotions are high, your intelligence level is low. Okay? Ulitin ko. When your emotions are high, your intelligence level is low. Ibig sabihin, kung may rage ka, kung galit ka sa babae, hindi ka talaga makakapag-isip ng tama. Pero pag hindi ka nagalit sa mundo o sa babae, makikita mo na natotoo lahat ng sinasabi ko. Pero huwag kang mag-alala kung sa ngayon hindi pa naiintindihan, hindi kita husgahan dahil nagdaan din naman ako sa pinagdaanan mo. Pati yung mga ibang red piller o red pill content creator o yung mga parte ng red pill community, hindi lang ng MGTOW community, okay? Pati yung mga parte ng o kasapi ng red pill community o yung mga yun, sila tapos na sila dyan. Nag-evolve na tayo. Anong year pa nung lumabas ang red pill sa internet? Matter of fact, wala pa nga yan sa internet, alam ko na yan. Though nagkaroon pa rin ako ng mga pagkakamali dahil nga wala akong guidance. Pero aware na ako, nakikita ko na yan. Mga tiyahin ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga tao sa paligid, sa TV, alam ko na yan. Pero since wala akong guidance, nagkaroon pa rin ako ng mga mistakes. Okay? Pero ang punto ko dito is, matagal na yan. Kumbaga, nag-evolve na tayo. Kayo, pa-de-evolve kayo, pabalik kayo. Umuulit kayo sa yung bagay na nalampasan na namin. Okay? Tandaan nyo, hindi ka pwedeng maging isda na nagpapaanod lang sa ilog. Kailangan maging isa kang tao na may sarili mong sagwan o dapat ang bangka mo ay may sariling motor. Kumbaga, dapat ikaw mismo ang pumapadel papunta dun sa goals mo o para dun sa mga bagay na dapat na pinapaniwalaan mo. Hindi po pwede na basta ka lang naniniwala, dapat nag-iisip ka. Yan ang rason kung bakit mas successful ako sa kanila. Kasi ako, hindi lang ako nakatutok sa iisang pilosopiya lang. Nag-iisip ako. Hindi porque sinabi ng libro o sinabi ng tao na ganito dapat mamuhay, isusundin ko na kaagad yun lang. Hindi ako ganun. Iniisip ko, ginagamit ko ang logic ko, ginagamit ko ang critical thinking skills ko. Kaya ano ba sabi ko sa inyo? Diba? Mas malalim pa yung pagkakaintindi ko sa ibang mga red pill content creator sa ibang bansa dahil nga ginagamit ko yung utak ko. Kumbaga,
kadalasan nakagawa ako ng content na hindi pa nila nagagawa, na nagawa ko na, na pagdating ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, biglang magagawa nila. Masasabi na panood nila ako dahil Tagalog yun. Okay? Pero ang punto ko dun is, may times pa na nauuna tayo. Okay? Kaya, kung naguguluhan pa din kayo sa kung ano ang red pill at kung ano ang MGTOW, do your research. Magbasa, magbasa. At gawin niyo yan nang hindi kayo galit. Nang hindi kayo galit sa ex nyo, hindi kayo galit sa mga tao sa paligid nyo, nang hindi kayo galit sa sarili ninyo. Okay? Gawin nyo ito nang may bukas na utak. Okay? Dahil tandaan nyo, madali mapagsamantalahan ng emosyon. Madali kayo makokontrol kapag emotional kayo. Kasi nga hindi ka nakakaisip ng tama. Emotional ka. Kaya nga, diba sabi, do not make a decision when you are mad. Because when you're mad, your intelligence level is low. Hindi mo makikita yung katotohan. Madadala ka ng emosyon mo na yun. Okay? So, again, red pill is the philosophy or the ideology. Okay? Parang religion nga. Okay? Tapos yung MGTOW, yan yung community. Kumbaga, yan yung lifestyle. O, yan yung buhay na pinili nila. So, kung red pill ka na o red pill ka na, may alam ka na sa red pill, ikaw na ang magdidesisyon o nasa sa kamay mo na ngayon kung paano ka mamumuhay. Dahil, hindi ka na blue pill, hindi ka na kontrolado ng society. Okay? Ikaw na lang ngayon yung, sabihin nating pipili kung saan ka papunta. Okay? Dahil, kung hahayaan mo na kontrolin ka pa rin ng ibang tao o ibang influencer o sabihin natin ng society, then G, blue pill ka pa din. Hindi ka pa rin red pill. Kasi, nakokontrol ka pa rin ng iba. Alam mo na nga yung katotohanan, di ba? Na ang kada tao na nasa mundo ay may sariling desisyon. So, kung di ka pa rin marunong magdesisyon o mamuhay ng naayon sa sarili mo, o sabihin natin naayon sa sarili mo ng desisyon, then hindi ka pa rin red pill. Ang pagiging red pill, ang ibig sabihin niyan ay yung awareness mo sa truth o yung sabihin na nating pagiging malaya mo. Pagiging malaya mong gumawa ng sarili mong desisyon, pagiging malaya mo na pumili ng uri ng buhay na magkakaroon ka, pagiging malaya mo na maniwala sa mga bagay na dapat mong paniwalaan. Kumbaga, hindi ka na nga kontrolado ng kahit sinong tao o ng society. Dahil mga G, ang MGTOW ay ang counterpart o ang version ng feminism sa mga kalalakihan. Okay? Dahil nga, di ba, ang feminism, kumbaga, ito yung sinusunod ng mga feminists. Kahit na mali na, kahit na sabihin na natin na hindi na makakabuti sa mga buhay nila, kahit na sobrang hypocrite na ng paniniwala o hindi na nagme-make sense, sumusunod pa rin sila dito. Dahil ang babae ay natural lang na sabihin na nating sumunod dahil nga mga yes man yung mga yan, dahil nga mga natural beta sila. But yun nga, unfortunately, na gagawa silang gamitin ng feminism. Well, it makes sense kasi ang babae nga ay mga yes man nga, sunod-sunuran lang. Kaso nga lang, unfortunately, yung pagsunod nila o yung mga ipinapagawa sa kanila ay mga bagay na mali. Pero kung lalaki ka at logical ka, o sabihin na nating mataas ang critical thinking mo, okay? Then walang reason para ikulong mo ang sarili mo sa iisang paniniwala lang o nandudong ka lang sa loob ng box. O kumbaga, magsusunod-sunuran ka lang sa MGTOW. Okay? Dahil ang reason kung ba't ka may red pill knowledge ay dahil para magawa mo ng palayain ang sarili mo o sabihin na rin natin na magawa mong magdesisyon ng mag-isa para sa sarili mo. Kumbaga, yung malaya ka na nga nang hindi ka na pinapasunod ng iba o umaanod lang sa ilog, okay? O sabihin na nating basta naniniwala lang nang hindi man lang nag-iisip. Okay? So again, there's no reason for you para mag-MGTOW ka. There's no reason for you para magsunod-sunuran ka. Gamitin mo yung utak mo. Gamitin mo yung malayang pag-iisip mo.
gamitin mo yung buhay mo o yung oras mo sa mundo ng tama. Dahil kung hindi mo gagawin yan, G, masisira ang buhay mo. Katulad ng mga babae sa feminism at mga kalalakihan na nasira ng MGTOW. Pero hindi naman lahat nasira ng MGTOW. Kasi nga iba nag-iisip. Pero yung ibang mga hardcore na hindi gumagamit ng utak, na sunod lang ng sunod sa sinasabi sa kanila, yun yung mga nasisira. Kaya, G, huwag kang maging parang babae. Huwag kang maging matampuhin o butthurt. Huwag kang mag-give up sa life. Ganyan lang talaga ang buhay. Kaya nga tayo nag-fail ay dahil para ma-expose yung mga weaknesses mo o yung mga weakness mo. Para nang sa gayon ay makita mo kung saan ka dapat mag-improve. Kung alin yung mga bagay na dapat mong ayusin. Na kaya ka iniwan ng asawa mo, ng ex mo, nang nawalan ka ng trabaho o sabihin nating bumagsak yung business mo ay dahil para mag-level up ka na. Dahil yan ang gusto ng Diyos sa atin. Mag-level up. Maabot ang tunay nating potensyal. Kaya kapag nag-fail ka, itaas mo lang yung noo mo. Ilabas mo yung dibdib mo. Magpakalalaki ka. Patubuin mo yung bayag mo. Harapin mo at tanggapin mo yung failure mo. Tapos siguraduhin mo na hindi na mauulit pa ito. Hindi yung magtatampo ka, magre-rebelde ka o magagalit ka. Huwag kang gumaya dun sa tao na pagkatapos niyang umakyat ng puno, since nalaglag siya, kahit na ang dami namang way para makaakyat siya ulit ng safe, hindi na siya umakyat ulit kasi nagtampo siya, kasi nagalit siya, kasi hindi siya sinwerte dun sa bagay na yon. Okay? So ang punto ko dito is, kumbaga, instead na magngangawa ka o magreklamo ka o mag-quit ka o mag-rebelde ka, mag-adapt ka sa sitwasyon, tapos hanapan mo ito ng solusyon. One love, brother. Also, by the way, G, lahat ng mga pruweba o ebidensya o sabihin na nating detalye na dapat mong malaman ay nasa comment section o sa description ng content o video na ito na. Kaya wala kang ibang dapat gawin kundi panoorin ang lahat ng iyan. Dahil G, lahat ng mga video na iyan ay galing sa mga legit at mga respetado o mga big time na red pillars sa ibang bansa o sa Amerika. Well, yung iba dyan, I'm not sure kung nasa Amerika din sila. Kasi yung iba dyan, alam ko, sa pagkakaalala ko o pagkakaintindi ko, nasa ibang bansa sila o hindi sa Amerika. Pero lahat yan ay puro mga legit o mga respetado. Lalong-lalo na si Coach Redpill, Rollo Tomasi, si Kevin Samuels, Bulldog Mindset, si Richard Cooper, okay? At yung iba pa na nandiyan dyan sa link nga na yan o dyan sa may ipinost ko o nilagay ko dyan sa description at doon sa comment section. G, panoorin mo yan ng mabuti, lahat ng yan, para nang sa gayon ay mas malinawan ka sa katotohanan at nang para sa gayon ay maintindihan mo kung ano ang tunay na red pill at kung ano ang tunay na pinupunto ko. Nang para nang sa gayon sa kinabukasan ay maitama mo na ulit ang pag-iisip mo at hindi ka na ulit maligaw pang muli. Bago matapos ang video na ito, gusto kong malaman mo na since ako ang nagdala at nagpasikat ng red pill sa Pilipinas, responsibilidad ko o obligasyon ko na huwag kang hayaang maligaw at itama ang iyong pag-iisip nang sa gayon ay iyong maintindihan ng tama ang pilosopiya o ang ideolohiya na itinuro ko sa inyo. Dahil baka imbis na
makatulong ito sa iyo o mapaganda nito ang buhay mo, ay ito pa mismo ang sumira sa iyo. Maraming salamat. Mabuhay ang mga kalalakihan.